Ayano, hi, John De Cayo. And for today's video, di ba yung last vlog ko, yung nilinisan ko yung CPU ng desktop kasi no display siya. Tapos, ang ginawa ko, kasi nag-no display siya eh, nilinisan ko muna siya. Diba, as you can see dun sa last video po, binaklas ko yung CPU, pati yung ano, binaklas ko, diba? Pati yung fan. And then, nilagyan ko siya ng, nire-applyan ko siya ng thermal paste, diba? Lahat na lang ginawa. And then, pakikita ko sa inyo kung gaano ka suwabe na siya nung malilisan ko yung fan tsaka yung loob ng CPU. And then, sa dulo, sasabihin ko kung anong nagawa namin. Anong nagawa? Kasi yung desk, yung pinaka-CPU niya, pinadala ko sa kapatid ko, and then kung anong ginawa niya, kasi nabuhay na siya mabuli. Kaya super smile ako ang kalat. And then, kasi ginawa ko yung lahat na nakita ko sa YouTube eh, yung linisan daw, linisan din yung RAM, yung socket ng RAM, and then, after almost 2 years, or more than 2 years yun, bago nabuksan yung CPU, ganun kadami, ganun kadaming alikabok. Yung alikabok niya, naging web alikabok niya. Ano ginawa ko? Pero pakita ko muna sa inyo yung ano ha. Sa dulo, sabihin ko kung ano ginawa nung kapatid ko sa kami friend niya, kung paano bumalik siya. Ayun, ganito yung nangyari sa monitor. May ganyan siya lumalabas, mga ganyan. Bago siya naayos. And then, pag hindi ganyan, lumalabas siyang ganyang normal. And then, after how many seconds, na gano'n display ulit. So, sharing some problems, and then ganito rin, may lumalabas na ganito ulit. Ayan, ganyan, may lumalabas ng ganyan, tinaturn off na lang power. So, basically, ang problema pala is the system itself. Ayan, ganito rin tulad ng fan, and as you can see yung fan, nililisan ko siyang partial linis. Pagbubuhay yung monitor, then up to lang seconds na mamatay siya. Ayan, diba? Ayan yung problema niya. Hindi ko pa nililinisan ito yung sa loob, hindi ko pa natatanggal yung pinaka-fan kasi doon sa last video ko kasi tinanggal ko na mismo yung fan, nililinisan ko yung ilalim at nire-applyan ko ng thermal paste. So, yan yung pinaka-problema. Kaya yun ang case ng desktop na ito kung bakit nag-display siya. Okay, ganun lang mga kapatid. Ang sikreto kung paano mo nakabalik yung display sa monitor ng aking ginagamit yung desktop is reformat is the key. At ayan ang hi guys, back to life. Turn off ko lang yung BD music, baka makakapray pa ako. So ganun lang mga friend sa case ko. Hope you like it. Thank you so much. Bye. Yun lang yung case sa case nung desktop ko ha. Kasi case-to-case basis yun. Sa akin kasi ganun. Pag inoon ko yung power, may lumalabas naman sa monitor niya. Yung dati, as is kung lumalabas sa monitor ganun. Then after ilang seconds, nawawala siya. Yun pala, corrupted na yung system ng CPU. So, ang ginawa nung friend, nung brother ko, kasi pinagdala ko yung CPU, is dati nga, na-reformat daw nila yung system and then may bumalik. Okay, ganun lang po kadali sa case ko ha. Reformat is the key. Case-to-case basis. So, pinaka the best talaga is pa-check up sa marunong talaga. No, di ba? Ayun. Okay yung fan ng CPU. Okay yung power sa akin. Check. Then, nire-apply ko yung thermal paste, check. So, walang sira sa loob. So, yung system, corrupted daw. So, nireformat, then come back to life.
Ganun lang mga friend, ang nangyari sa aking problema ha. I hope you will learn from this kahit kung kapakasimple lang. Yung mga ganitong mga problema sinishare ko eh para at least ito pa na, diba? Thank you so much. See you next time. Bye!